Nangyari na nga ang pinangangambahan ng marami. Tatlong naturalized player ang ibabandera ng Indonesia sa SEA Games. Hindi nila basta-basta isusuko ang ginto sa Pilipinas. Sa kabila nito, mataas ang kumpiyansa ng mga possible Gilas players na maiuwi nila ang gintong medalya sa basketball. Nagkatotoo na nga ang noon pa ay inaasahan ng ilang official ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na sasamantalahin ng Indonesia ang niluwagang SEA Game rules na pwedeng mag-field ng tatlong naturalized player ang bawat basketball team ng isang bansa. Tatlong naturalized player ang kasama sa lineup ng Indonesia National Basketball Team, kabilang dito si Lester Prosper na dalawang beses nang naglaro sa PBA bilang import ng Tira Firma Jeep. Plus factor para sa team ng Indonesia ang karanasan ni Prosper bilang PBA import dahil mabibigyan nito ng pointers ang mga kakampi sa estilo ng ating mga manlalaro. Gustong maniguro ng Indonesia na maipagtatanggol nila ang basketball gold na naagaw nila sa Pilipinas noong nakaraang SEA Games. Nagsanay pa ang Indonesia National Basketball Team sa Australia bilang bahagi ng kanilang preparasyon. Matapos malasap ang tamis ng tagumpay sa kanilang gold medal run sa Hanoi, Vietnam noong nakaraang SEA Games, Indonesia is now doing everything para mahawakan pa ang gintong medalya. 33 years ang kanilang hinintay upang maagaw iyon sa Pilipinas at hindi nila iyon basta-basta isusuko ngayon. Sa kabila naman ng mga problema ang kinaharap ng ating national team, may mga injury ang ilan sa ating mga pambato, may mga commitment naman ang iba pa sa Japan B-League, mataas pa rin ang kumpiyansa ng Gilas Redeem Team. Buo ang paniniwala ni Marcio Lassiter, isa sa 15 players na nagsasanay sa Inspire Sports Academy, na mababawi ng Pilipinas ang ginto mula sa national team ng Indonesia. Maalalang kabilang si Marcio Lassiter sa 2019 Gilas Team na nag-champion sa SEA Games noong 2019. Maikliman daw ang kanilang preparasyon ngayon, naniniwala raw siyang sapat ang ginagawa ng Gilas coaching staff sa pangunguna ni na Coach Chot Reyes at Team Kong. Ibabandera ng Gilas si PBA 3-time Best Import Justin Brownlee, kasama si na Christian Standhardinger, Brandon Ganuelas Roser at iba pang PBA stars. Posible ring makasama sa official lineup si na Jerome Lastimosa at Mason Amos. Lahat ay excited upang anila'y bawiin ang gintong medalyang naagaw sa atin ng Indonesia noong nakaraang SEA Games. Naniniwala rin si Coach Tim Cone magsisilbing inspirasyon ng kasalukuyang Gilas Team kung sino man ang mapapasama sa final lineup, ma-redeem o matubos ang kabiguang tinamo noong nakaraang SEA Games. Isa pang posibleng mapili para sa Gilas Final 12 lineup ay ang PhilAm na si Michael Phillips na naglalaro rin para sa Lasal. Sabi ng 20-year-old Gilas program newcomer, pressure daw para sa iba ang misyon na bawiin ang ginto mula sa bansang Indonesia. Hindi raw ganun ang kanyang tingin. It's pride in the spirit. Dagdag pa ng 6'8 banger na may soft touch din mula sa perimeter. Inihahanda raw niya ang sarili sa pamamagitan ng mga nakikita at nararanasan niya sa kasama at kalaban sa team practice na si Christian Standhardinger. Bilib na bilib si Philip sa Hinebra Bigman, sa physicality nito, sa timing, sa paggamit nito ng katawan, especially when attacking the basket. Sa kabuuan, maikliman ang preparation time ng Gilas. Marami ang naniniwalang mababawi ng Gilas ang gintong medalya kahit pa may tatlong naturalized player ang Indonesia. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Tatlong player mula sa SMC Group ang pagpipilian kung sino ang hihiranging MVP sa Season 47 ng PBA. Automatic na nakabilang sina Junmar Fajardo, Scottie Thompson at Christian Standhardinger matapos nilang masungkit ang BPC Award sa nakaraang tatlong conference. Nasungkit ni Fajardo ang BPC sa Philippine Cup kung saan ay nag-champion ng SMB. Kay Thompson naman ang Commissioner's Cup BPC na mag-champion ng Ginebra sa second conference at kay Standhardinger ang Governor's Cup BPC. Pero natalo dito ang Ginebra, ang TNT ang nag-champion.
Ang pagbibigay ng MVP award ay sa opening ng 48 season sa October. Pero nag-aalala po tayo mga ka-Republic. Wala kayang magtatanong bakit puro galing sa SMC teams ang mga kasama sa MVP candidate. Baka may magre-reklamo bakit hindi kasama ang Finals MVP sa Governor's Cup. At yan lang muna ang ating halo-halo updates. Hanggang sa muli. Bago tayo tuluyang magpaalam, ay shoutout muna natin ang ating mga viewers na sina George Batung, Maribik Lusada, Mila Aike, Ronic Kapokian, Jimmy Marquez, Lina Cargulio, Larry Pangilinan, at si Joel Atienza. Sa mga hindi ko po na shout out, paumanhin po, pero gusto ko po kayong pasalamatan sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.